Magandang araw mga ka-PortChamp. Ako po si Doc Lian, ang Product Manager ng PortChamp Division ng Excellence Poultry and Livestock Specialist. Ngayong araw ay pupunta tayo sa probinsya ng Pampanga upang bisitahin ang isa sa mga nangunguna pagdating sa artificial insemination. Kaya ready na mga ka-PortChamp, ihanda ang ballpen at papel at ilista ang mga mahalagang impormasyon tungkol dito. Ang artificial insemination ay isang sistema ng pagpapalahi na kung saan ang semilya ng barako ay kinokolekta at pinaprocess sa laboratorio para mas maging mas malakas at ito ay pinapasok sa ari ng inahen sa pamamagitan ng AI catheter. Advantages ng artificial insemination kumpara sa natural mating ay mas mabilis gumanda ang lahi ng mga alagang baboy, kaya mas nakakatipid sa pagkain yung mga hog raisers tsaka mas lumalaki ang kita. Pangalawa, ang isang advantage pa ay naiwasan natin na magkaroon ng sakuna pagka sumasampay yung barako sa inahen. Pangatlong advantages ay maraming sakit ng baboy ang naiiwasan kung ang sistema natin ng pagpapalahi ay artificial insemination. Ang pangapat na advantages pa ng artificial insemination, mas uniform ang lumabas na itsura ng mga piglets kaya nating idikta. Ang disadvantage naman ng artificial insemination, yung may-ari o yung tao mismo ang kailangang mag-detect ng naglalanding inahin para tama yung timing natin ng pagpasok ng semilya. Naglalanding dumalaga, mapapansin natin na naglalandi sila mula sa ika-anim na buwan. No? Tapos, every 21 days, nagulit yung lande pag hindi sila nabuntis. May dalawang klase ng lahi, ang tinatawag ng mga grandparent boar or GP at yung mga terminal boar o paternal lines. Sa GP boars, may dalawa tayong lahi, ang GP Landrace at saka yung GP Large White. So, ang lahing ito ay ginagamit para makaproduce kayo ng mga gagawing inahin. Ang terminal boars naman ay ginagamit natin para makaproduce tayo ng mga palaking baboy o mga fatteners. Ang halimbawa ng mga terminal boars naman ay ang pinakamabilis sa amin ang mga white durok at saka yung mga durok pitrain or mga pitrain durok. Meron ding mga terminal boars na available tulad ng mga white pitrain, meron ding Hampshire pitrain, pero ang pinaka gusto ng mga hog raisers na mapipigi ay yung mga durok pitrain. Habang yung mga nagnanais naman ng mga malalapad yung katawan at mabilis lumaki yung mga white durok. Sa critical na proseso ng artificial insemination ay ang pagkolekta ng semilya or semen collection sa barako. Dito sa David Swine AI Center, sinisimulan namin ang pagkolekta ng semilya mula alas 2 na madaling araw hanggang alas 4 na madaling araw. Ito ay para nakakondisyon yung mga barako, tahimik yung kapaligiran at yung semilya hindi nainitan. Critical kasi na pagka kinokolekta yung semilya ng barako, hindi mainit yung panahon para hindi hingalin yung mga barako para mas marami silang may labas na semilya. Sa pagkolekta ng semilya ng barako, una, nililinis muna namin yung katawan ng barako bago ito kolektahin. Pangalawa, pagsampa ng barako sa dummy o yung sampahan, tinatanggal na kagad yung naipong ihi dun sa prepuce o dun sa kaluban ng ari, para hindi rin ma-contaminate yung semilya na makukolekta natin. Pag sumampa na yung barako sa dummy, may thrusting motion siya at habang ginagawa niya yon, inilalabas niya yung kanyang semilya. Pagka nagustuhan na ng barako yung tamang hawak na ng ari, titigil na ito ng thrusting motion at dahan-dahan na siya maglalabas ng semilya. Ang unang party ng semilya, around 5 to 10 ml ay hindi ko na-collecta kasi ito yung medyo may contamination pa ng bakterya. So yung mga susunod na ilalabas ng barako, ito na yung sperm rich fraction. Ito na yung kinokolekta ng semen collector
para eventually may process. Sa mga junior bores, nakakolekta kami ng 150 to 200 ml, habang yung mga senior bores naman, mga 250 to 500 ml. Pinakamahirap sa semen collection ay yung mapanatili yung motility o yung buhay na similya ng barako. Kasi pagka hindi tama yung semen collection, na contaminate yung similya, malaki yung tendency na madaling mamatay yung similya, o kaya pag sinilip sa microscope, patay na yung similya na nakolekta. After ng semen collection, dinadala yung similya ng barako sa AI laboratory for further processing. Normally, ang magandang klase ng similya ay creamy. Pag nakita namin na okay yung similya tsaka yung volume, sinisilip namin sa microscope kung buhay yung similya. So, ginegrade namin yung similya from 1 to 5. Yung 1 yung pinakamahina, 5 yung pinakamalakas. So, from 3 to 5, pag nagrade namin siya na nasa range na 3 to 5, yun lang yung ginagamit namin for semen processing. Pagka nasilip na sa microscope at saka malakas yung similya, piniprepare na namin ito para ma-extend. Tinitiyak namin pagka naibote na ito, umabot ito sa 4 billion sperm cell per 100 ml or 4 billion sperm cell per dose na binibigyan natin sa inahin. Ayan mga kaporchamp, next week abangan pa po natin ang iba pang detalye tungkol sa artificial insemination. Para sa malusog at mahusay na paghahayupan, ako po si Doc Lian at ito ang Podchamp!